Hi, good morning. Kumusta? Hi, Pastor Shirley. Oh, yes. Papaalis na kami. Tatawagin ko lang si Lila. Nagbibihis yata yon. Pero pupunta kami ngayong umaga diyan sa affair ninyo. Yes. Opo, opo, opo. Salamat po. Salamat po. Lila. Lila. Oh, lolo. Maghandahanda ka na kasi paalis na tayo. Dadalhin kita doon sa affair ng mga kabataan, doon sa Pampanga. Doon kina Pastor Shirley. Bakit parang tumitingin ka na sa akin? Hindi ka naman ganyan, Lilaan. Parang matamlay ka ngayon. Ano bang nangyayari sa'yo? Kasi lolo, nahihiya po ako. Anong nahihiya? Hindi naman ikaw ganyan, Lila eh. Hindi ka Kasi naman... lolo, ayoko pong kumanta. Ay, ang galing-galing mo ang kumanta, Lila. Hindi ka dapat mahiya kasi maganda kang kumanta at dapat lang na ibigay natin sa Panginoon ang pinakamagaling natin, Lila. Ibigay natin sa Kanya. Kaya, magbihis ka na. Lolo, madami naman pong mga bata dun eh. Ay, marami nga. Eh, naghihintay sila sa iyo kasi nadinig na nila yung Lila. Alam niyo, maraming nanonood sa atin, Lila eh. Yung mga bata na nakakapita sa iyo, alam na nila na magaling kang kumanta, kaya silang lahat naghihintay sa iyo ngayon. Ngayon mismo. Lolo, nahihiya po ako. Parang Ah. ayoko pong kumanta. Parang tinatamad po akong pumunta dun sa Ay, ganun. activity. Bakit naman ganyan? Natandaan mo ba yung kinikwento ko sa iyo? Yung kwento ng karanasan ng mga kabataan kay Jesus. Natandaan mo yon? Yung isang bata na mayroong isda, na dalawang isda at limang tinapay na Tatlong tinapay, Lolo. tatlo lang ba yon? Opo. Tatlo lang bang lima yata yon? Anyway, magaling ka Lila, kaya natandaan mo yon. Pero ang kwento ko sa iyo, yung isang batang ito, yung kanyang baon, eh binigay niya sa Panginoon para magamit ng Panginoon kung ano man ang gusto ng Panginoon. At alam mo naman ang nangyari doon. Dahil meron silang pagkain na galing sa isang munting bata na ito, nagkaroon ng pagkain yung 5,000, di ba? Natandaan mo yon? Gusto mo bang panoorin natin uli yung kwentong yon? Sige nga po, Lolo, para maalala ko po yung DMJ, ginawa ng pag-ano nga, bata. pakita nga natin sa mga bata kung anong ginawa ng Panginoong Hesus. Doon sa regalo ng batang yon, nagdala siya ng baon. Alam na mga bata, nagdala siya ng mga baon. Alam niya siguro na malayo ang lakad. May baon siyang dalawang isda at tatlong tinapay. Limang tinapay ba yon? At binigay niya sa Panginoon. Kaya tingnan natin mga bata yon para malaman natin kung ano ang magagawa ng isang batang munting bata na mayroong dalang pagkain na nakapagpakain sa maraming mga tao. Sige, DMJ, tingnan natin yon. Lolo. Stories of the Bible. Jesus feeds the 5,000. This is Jesus, Heyo. who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love. He did many miracles and healed people of their sickness. A huge crowd kept following him wherever he went because they saw his miraculous signs as he healed the sick. A crowd started to gather around Jesus. There were 5,000 men and many more women and children. Turning to Philip, he asked, Hey, Philip! Where can we buy bread to feed all these people? You see, Jesus was testing Philip, for he already knew what he was going to do. Philip replied, Even if we worked for months, we wouldn't have enough money to feed them. Hey, I got an idea. Then Andrew spoke up. There's a young boy here with 5 barley loaves and 2 fish. But what good is that with this huge crowd? Jesus said, Tell everyone to sit down. Man,
remember, Mom? Let down. Then Jesus took the loaves, gave thanks to God, and gave them to the people. There you go. Afterward, he did the same with the fish, and they all ate as much as they wanted. Want some more? I'm all good, thanks. After everyone was full, Jesus told his disciples, "Now gather the leftovers, so that nothing is wasted." You got it. So they picked up the pieces and filled 12 baskets with scraps, left by the people who had eaten from the 5 barley loaves and 2 fish. Oh, Lila, kwento mo nga kung anong nakita mo. Di ba ang gandang kwento yun, Opo, Lila? Opo, Lolo. Oh, pero ano nga po yung team na ano dun sa fellowship, Lolo? Alam niyo po ba? Shine for Jesus, di ba? Shine for Jesus. Kumining ka para sa ating Panginoong Jesus. Ayun. Mag-shine ka. Oh. Opo, Lolo, dun sa kwento ay may bata na nagbigay po, nag-offer po ng isda tsaka tinapay, oh. Lolo. Tapos, ang ginawa ni Jesus, Lolo, nag-pray si Jesus, tapos biglang dumami. Oo nga. At miracle, di ba? Para sa lahat. Opo, Lolo. Milagro yon, di ba? Yon ang isang milagro na yung 2 isda at 3 tinapay nagiging pagkain sa 5,000 yata ang nakalagay sa Biblia. Opo, naging blessing po sila yun, para sa lahat. Para sa lahat. You see, kung anong magagawa ng isang bagay galing sa isang munting bata, Lila, tingnan mo, ang isang bata na kumining para sa ating Panginoon, Lila, yun ang nagagawa kung ikaw ay ipakita mo yung abilidad mo. Kaya ngayon, Lila, maghanda ka na talaga. Bilisan sige, mo na yung pagbibigay. Sige po, Lolo, pero ang isa po pala na maganda pa dun, Lolo, ay dapat hindi po parang nahihiya kaming mga bata na mag-offer ng aming talent, Lolo. Correct. Kasi si Jesus, tinanggap niya yung in-offer ng bata. Eh, Lolo, nag-doubt pa nga dun yung mga disciples niya, di po ba? Nag-doubt sila kasi anong bang namang magagawa nung 2 isda at saka 3 tinapay na yon? Wala, nagda-doubt ang pero, disciples. Pero dahil sa miracle ni Jesus, yung correct. Nag-pray po siya, wow, Lolo, lahat kumain. Dumami. At may natira pa, Lolo. Oh, 12 basket yata yon. Yes, Lolo, 12 basket. Kaya talagang nakakatuwa. At yan ay dahil may isang bata na handang ibigay ang kanyang sarili, ang best niya, yung baon niya, at handa siyang kumining, mag-shine para sa ating kuminang, Lolo, kuminang. Kuminang. Hirap sa akin. Bisaya kasi ako, Lila, kaya medyo nakalimutan ko na yung kuminang eh. Kuminang. Ayan. So, Lolo, sorry po kasi nag-doubt din po kasi ako parang ayaw ko po mag-share nung talents ko. Tataka nga ako sa iyo eh. Ang galing mong kumanta, pero ayaw mong kumanta doon sa mga kasi bata. Lolo, siguro po, una malayo, ganun. Hmm. Pero yun nga po, Lolo, dapat po pala yung ating mga talents, kahit saan tawagin ka ni Jesus or saan mo man dadalhin, dapat po laging nagre-ready, tama, no, Lolo? Tama ka, Lila, tama ka. So dapat po pala, Lolo, kahit kaming mga bata, di po ba kasi meron kaming special sa na part sa heart ni Jesus, di ba, Lolo? Oo, yun po sabi mo sa akin. Natandaan mo yung kwento. Sa Biblia rin yun, na kwento na kinuha ng ni Jesus ang isang bata at nilagay niya sa kanyang dito, sa kanyang lap. At pinaupo niya at sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay para sa mga batang katulad dito. Kung ang inyong pananampalataya, hindi kasing ganda ng pananampalataya ng batang ito, ay hindi kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Tandaan mo yun, Lila. Opo. Di ba? Ang galing mo dyan. Yes, Lolo, natandaan ko na. Correct. Eh kasi siguro po, Lolo, dahil yun nga po yung pandemic, baka hindi nyo po ako payagan na pumunta din doon. Pero Lolo, dahil ngayon, ni-encourage nyo po ako. Thank you, Lolo, syempre. Kasi ano,
gusto ko na pong kumanta mamaya. Very good, very good. At yes. Lolo, yung talent ko po, lagi ko na pong yan i-offer kay Jesus. Tama. Yun mga bata ang dapat nating tandaan. Ano man ang talent natin, handa tayong ibigay. Eh, Lolo, paano po pag isa lang yung talent ko, tapos yung ibang bata, mga madadami? Eh, hindi bali kahit isa lang ang talent mo, basta yun ay alay mo sa Panginoon, pagpapalain niya ng Panginoon. Yun. Kahit ano pa yun, Lolo? Kahit ano pa yung talent mo, kahit ang talent mo ay pag-aawit, paggawa ng isang maliit na bagay, pagtula, yun, kung anong talent mo, kahit gaano kaliit, ibigay mo lang sa Panginoon yun. Pagpalain ka ng Panginoon. Wow! Nila. Oo. Oh. Kaya, Lolo! Handa ka na. Handa ka na. Opo, tsaka, Lolo, pagka po, ipaparemind ko din sa kanila na magsa-Sunday school kami lagi. Ay, oo. Alam nyo, mag-Sunday school kayo lagi. At kami ni Lila, mga kabataan, meron kaming programa tuwing Linggo. Alas 9 ng umaga, makinig lang kayo, sundan ninyo ang Cosmopolitan Church page. Tuwing alas 9, kami ni Lila, makikita ninyo sa isang Sunday school. Children's time, Lolo! Children's time, ang tawag niya. Yan. At Lolo, binabati din po natin sila kasi nga po, mamaya, bago po pagkatapos ay... Pagdating po natin doon, Lolo, sa venue, mabati po muna kayo ha, kasi meron silang parang malaking gathering yun, Lolo. Ganun so, babatiin ba? Nyo po yung... O, siya din magmamadali ka na para makarating pa. Yung conference, Lolo, ni Pastor, Pastor Shirley. Tama yun, At alam ko po, si Lolo, nung time na nanunood po yan sila sa atin. Ah, ganun ba? Opo. Tama. Alam mo, si Pastor Shirley, kilala ko yan eh. Kilala ko rin yung asawa niya, si Pastor Henry. Ay, kaya... si Pastor Henry po ba ang asawa niya, Lolo? Oo. Kaya... Ay, kaibigan po yun ng mama ko, Lolo. Ah, kaibigan yun ng mama mo. Very Opo. Good, oh. Kaibigan Saka ko yan. May dalawa silang anak, Lolo. Ah, ganun po ba? O, hindi ko alam, dalawa anak nila. Pero kilala ko si Pastor Henry. Tawag ko nga sa kanya, si Cardinal Henry. Ay, tapos kayo po, oh. Bishop? Ako, hindi naman. Basta, ang tawag ko siya, Cardinal. Tawag niya sa akin, Monsignor. Monsignor. O, parang bishop na rin yun. Pero mas mataas siya dahil cardinal eh. Oh. Mataas ang aking kaibigang... Henry. Pastor Henry. Alam kong balita ko dyan, Lila. Kaibigan siya ng Santo Papa. Wow. Ano, potential na maging Santo Papa. Si ano, si Cardinal Tagle. Tagle? Oo, kaibigan niya. Kaya mga bata, tanggapin natin kahit sino, kahit mga Katoliko dyan, mga bata, kasi kaibigan natin ang lahat. Yun. At mga bata, mga Katoliko man sila, Protestante o anuman, kahit basta sino mahal pang nila bata, Lolo. Mahal sila ng Panginoong Jesus yan. Natin. Kahit yellow ka man, itim ka mang bata, kahit anong klaseng kulay mo, anong love religion, tayo ni Jesus. Ng Panginoong Jesus. Pero Lolo, last na lang. Oh, yes, Lila. Kasi po, minememorize ko yung memory verse. Ano na pakinggan nyo nga po ako, Lolo. Isaiah. Chapter 60, verse 1. Okay. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Galing mo mag-memorize, Lila. Siyempre. Natalo si Lolo dyan, ah. Isaiah chapter 60 verse 1. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Ang galing nila. Very so, good. Lolo, mga bata, memorize ninyo yun, ha? Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ikaw ay kuminang para sa Panginoon dahil ang araw ay dumating na ikaw ay kuminang sa Panginoon at ang blessing ng Panginoon ay mapasa sa iyo. Wow! Kaya kahit anong gawin mo. So lahat, Lolo, nang mag-o-offer ng talent or exactly. Anumang mga service kay Jesus ay ibibless niya po. Pagpalaan niya. Oo, correct.
Lila, yun kaya ang po pala tandaan. Dapat hindi kami mahihiyang mga bata. At lolo, habang bata pa din po kami, ay nag-o-offer na rin po kami ng talents exactly. At ng service namin. Yun. Ang talino mo talaga, Lila. Opo. Napakaganda yung conclusions mong yan. Maganda. Eh, mga kasi bata. Po, oh. Sabi mo yan sa akin, naniniwala po ako eh. Ah, ganun po ba? Oh, kasi narinig ko lang naman din sa Panginoon yung iba dyan. Nababasa ko sa Biblia, kaya Apo. Sinusunod ko lang rin, Lila. Oh. Yes, Lolo. At simula ngayon, susunod na din po ako sa inyo at sa mga binabasa ko po sa Bible. Okay. At magsa-Sunday school na po ako at magpipray lagi. Magpipray. Lalo na, Lolo, itong pandemic. Correct. At huwag kalimutan, makinig sa Children's Time. Opo. Tuwing alas 9 ng linggo. Yan. Tuwing linggo. Kami ni Lila, mayroon kaming usapan lagi. Opo. May Sunday school at may mga batang. At may sharing tayo, Lolo, at no? At may sharing. Correct. Opo. Correct, Lila. O, paano? Ready ka na ba? Kasi, ito na nga, tumawag na si Shirley. Opo, Lolo. Sige po, Pastor Shirley. Po yung sa labas. Pastor Shirley, kumusta? Si Lolo Alito. Anda na. Palagay ko si Lila, dati kanina medyo nagbabantulot pa ng kaunti. Pero nung kinintuhan ko, dun sa mga kwento ng ating Panginoon, sa pakikipag-usap niya sa mga bata, at kung paano tinanggap siya ng Panginoon natin, handang-handa na, gustong-gusto nang pumunta dyan. Kaya, yes, Lolo! Hintayin na lang nyo kami na darating na kami dyan. Paandarin salamat, niyo na Pastor po, Lolo, yung kotse nyo. Oo, paandarin ko na. Brum, brum. Wow! Brum, brum, brum. Okay. Halika na. Sakay ka na, Lila. Larga na tayo. Okay. Lolo, joke lang. Bababa na po ako. Baba ka na. Okay. Very good. Sige. Bye-bye, Lolo. Bye-bye. Bye-bye. Kita-kits bye-bye. Mga bata. Kita-kits mga bata sa susunod nating mga pagtatagpo. Ito po uli ang inyong Lolo Al at ang ating Lila. Lila. Nagpapaalam na sa inyo at nagsasabing pagpalain kayo ng ating Panginoon araw-araw na ibinibigay ninyo ang inyong sarili at kumikinang kayo para sa ating Panginoon. Diba? Okay, Lolo. Okay. Tara na. Bye, bye, bye. Okay.